Magandang araw po sa inyong lahat mga kamachas. Ngayon naman balik tayo dito sa Chess Infinitum, ang laban na katatapos lang nitong nakaraang 4th edition na ginanap sa SM City Sukat. Ito ay sa bakbakan nila International Master Daniel Quizon, ang isa sa mga nag-national champion na sa chess, at ang Super Nan Master Kevin Mirano. Kung tawagin ko po yung mga ganyan, Super Nan Master, kasi pumipisak ng mga masters eh. Kulang lang ng title. Ayan. Pero dito, Chess Infinitum, walang titulo dito. Kumbaga, walang title sa chess. Isa't isa ang laban. As long as marunong ka ng basic rules sa chess, may experience ka kahit papaano, kaya mo nang laruin ang Chess Infinitum din. Sa mga hindi pa po nakakaintindi o hindi pa marunong, makikita nyo sa description below ang video tutorials. Ipi-play ko na ang video. Ayan, tumira kagad ng F5. Iba po ang chess notation na kasi 10x10 ito eh. Mas malawak ang areas ng labanan eh. Kaya sa atin, E5 yan eh, no, sa chess. Pero dito, F5 kaagad. At tumira ng H6. Parang korting Dutch defense sa chess yan, ah. Okay. Pumasok sa Infinitum Square or Magic Square ang knight. Nag-bishop din. Pasok din sa Magic Square. Medyo na ilang si I.M. Quizon. Nilagay yung papel doon sa kabilang gilid. Ayan. Kasi para makapag-concentrate mabuti, walang nakakailang sa mga gilid-gilid. Tumira ng kabayo, pumasok sa Magic Square. Ayun, pinasok din sa Magic Square ang knight. At nag-knight, EF4. Ayan. O bakit mula doon sa isang square nakapunta kagad? O mamaya, tingnan natin, analyze natin. Nag-knight, DC8. Tumira ng pawn, nag-H4. Time control po nila ha, 15 minutes plus 5 seconds delay. Delay sila. Pero mabilis nyo lang nakikita kasi kinat ko na yan para hindi umabot ng kaniyang original time duration na 30 minutes. Matagal kasi yung tunay niyan kaya in-advance ko na. Nag-queen, umangat lang din. Aba, tatlong pyesa na ang nakapasok sa Magic Squares ni I.M. Quizon. O, kasi pag meron kasing mga pyesa sa Magic Squares, iba yun eh. Nag-castle, queenside. Castle, queenside. Okay. Wala pang bookline ito mga kamachas. Talagang as long as may idea ka sa chess po, pwedeng i-apply. Pero dahil meron ngang mix ng Magic Square, ibang usapan. May Magic Squares, may wizard pa. Tumira lang ng pawn. Ayan, ino-open ng mga diagonals. Ayun ang wizard, oh. Okay. Pakiramdaman. Control-control lang. Nag-G4. Abang-abang lang. Napaka-interesting nito, mga kamachas. Hindi may apply yung theory ng chess eh, na opening. Wala eh. Nag-push ng pawn, E6. Wala pang bookline. Lahat magkakapaan dito. Basta marunong ka ng basic chess. Yung rules nun, how to moves, how to castle. Ayos na. Nag-castle queenside si I.M. Quizon. Develop lang. Abang-abang. Ayun. Tumira kagad ng Bishop A4. Kiliti kagad sa tabi ng king. Mukhang nagbabalak mag-sacrifice dun sa gilid ah. Okay. Inalertuhan kagad. Bumaba. Bishop C1. At nag-knight. Ang layo ng knight oh. Bakit napunta dun? Mamaya papaliwanag ko mga kamachas kung bakit tumatalon ang knight ng malayo. Legal yon dito sa Chess Infinitum. Kinapture na ang pawn. Kinapture din. Okay. Dito talaga sa Chess Infinitum, dapat super alisto ka. Especially sa mga pyesa ng kalaban mo na nasa Magic Squares. Ang layo ng knight, oh. O, oh, diba? Lumundag ng malayo mula dyan pero ang layo ng nilundag. O, oh, mamaya, isa-isahin natin para maliwanag at mas maintindihan nyo, mga kamachas. Ayun, tumira ng tore. Concentrate lang sa sentro. O, oh, parang chess lang din eh, diba? Muli po na tayo ay nagpapasalamat sa ating sponsor na si Sir Bujilim, ang naka-imbento ng laro na ito na taga Cebu. Nag-bishop to B7. Pin lang sa knight. Opya, pumasok ang Yokabab. Knight D5.
Aba, nang ano ka agad? Maatake ka agad. Nang pe-pressure ka agad. Hindi na nakatiis IMT Zone. Kinapture na ang Knight. Siyempre, capture din ang pawn. Kinapture ng Wizard. Ayan o, mula dyan o. Na-capture ng Wizard yon. Bakit kaya? O mamaya, tingnan natin. Umamba. Ano kaya ang dadamputin? Ano kaya ang ititira? Ayun, umangat lang ng Queen. Pinasok sa Magic Square. Inayos ni IM Kison. O, kasi kapag ka, ang mga players po ay talagang concentrated. Talagang ano, parang si Fisher, di ba? Pag may konting lampas na pyesa, ginigit na. Si Magnus ganun din eh. Ginigit na ang pyesa. Kasi mahirap na pag may mga sobra-sobrang nakasayan sa gilid eh. Baka mamaya maiba yung tira eh. Umisod lang ang Wizard. Paisod-isod lang. May mga paislog-islog teknika. Pero lamang ng 5 minuto si Kevin Mirano. Mas mabilis tumira siya. Nag-Bishop. Ano ba yan? Bishop E3. Ayan. Umamba ng Bishop. Pumasok ang isa pa. Bishop to B4. Ayan. Talagang inatake ang tore sa D1. Umatake. Aba, pumasok. Hindi pinansin ang nakatret na tore. Nag-Wizard A8. Tineret ang Knight sa C8. At kinapture na ang tore. Okay. Ibig sabihin, parang walang nakitang delikado si Kevin sa Sacrifice Rook. Kinapture ang Knight. Yun nga lang, ang Wizard ay masyadong malapit sa King. Mukhang may binabalak si IM Kison. Umatras lang Bishop B4 ulit para hindi makapture. Ang ganda ng Chess Infinitum, mga kamatsas. Napaka-interesting na laro talaga. Nag Bishop A7. May bulaga time kasi. Tapos hindi pa, kumbaga, hindi mo magagamitan ng parang kumbaga sa chess, Sicilian, mga Queen's Gambit, Roy Lopez, walang ganun-ganun eh. Talagang sariling diskarte eh. Nag-Bishop D7, paalis lang sa Wizard. Aalis ba ang Wizard? Umalis. Nag-Wizard B7. Okay. Kung material ang pag-uusapan, lamang sa material ang black kasi quality up. Nag-Bishop C6. Kinulit ang Wizard. Pumasok ang Wizard. Talagang ayaw tantanan ni IM Kison sa malapit sa kalaban niyang King. Talagang nanunuot ang pressure ah. At kitang kita po kay Kevin na titig na titig sa side na yon. Nag Bishop D7 ulit. Umiwas lang ang Wizard. Ang ganda sa analysis nito, mga kamatsas. Mamaya may papakita ako sa inyo. Ganda nito. Marami tayong makukuha at mas magliliwanag sa atin ang Chess Infinitum talaga. Ayun. Tumira ng Queen. Nag-Queen A8. Talagang kanina pa siya dun, ano? Ayaw tigilan niya yung Kison dun sa, ayan, sa inis ni Kevin. Ang kulit ng Wizard mo, ha? Sige. Ano ba, makikipag-exchange ka ba? Wizard sa Queen? Tumakbo. Takbo lang. Queen G2 lang. Siyempre, mas malakas ang Wizard sa Queen. Pareho lang sila ng movements pero ang Wizard kasi hindi makakapture ng King yan eh. Yan ang natatanging pyesa na hindi pwedeng capturein ng King, mga kamatsas. Pumasok ang Bishop. Kanina pa nangungulit din ang Bishop dyan ni Kevin. O, nag-Bishop A4. Pressure sa pawn. At nag-Bishop to E3. O, baba lang din, baba. Saan pupunta yan? Tinabihan lang ang King. Muli po, maraming salamat kay Marius Laba. Yan ang ginagamit nating diagram ngayon. Mabilis na tumira. Nag-Bishop B7. Tineret. Hinabol ang Queen. Mula sa puting square, dahil nasa Magic Square, nakarating sa Dark Square. Sinangga, bumalik. Nag-Bishop E3. Okay. Umamba ulit. Queen B9.
nag-knight, and umatras ang bishop. Medyo na-late ako. Pasensya na mga kamatsas. Mabilis ang mga tira nila eh. Knight BD6. Knight DB6 pala. Umatras ang bishop. Pumunta ang bishop doon. Inatake ang queen. Nako, mabilisan na. 13 seconds and dying seconds na lang pala sila. Queen C9. Parang di sana yung dila ako. Hanggang C8 lang ang sa chess eh. May 9. Umatras ang bishop at mabilis na tumira ng bishop. Oh, wala bang suporta yan? Libre yan ah. Oh. Dahil sa magic square, dapat alisto. Matindi si Kevin, no? Talagang, oh, tagpasan dalawang tore. Inilaga ng wizard, kinapture. Pumasok ang bishop, tumira ng, ayan na, wizard. Masyadong mabilis po ang kanilang banata na dito, mga kamatsyasa. Kaya bilisan ko lang din. Mamaya, paliwanag ko na lang. Nag-wizard, tumira, kinapture. Kinapture ng pawn. Tumira ng wizard. Ayan. Delay po kasi kaya kahit 1 second na lang ang nakikita nyo, hindi mapa-flag down kasi bumibilang pa ng 5 bago umandar ang oras. Ayan, late na pala ako. Sorry. Ayan. Hinarangan, umatras. Tumira. Baba ng queen. Whoop, yeah. Tumira ng queen. King lang. Tumira ng wizard sa gilid. Napakain sa queen. Napakain ng libre mga kamatsyas. Tumira ng tore ng baterya. Bumaba ulit ang reyna. Umisod ang queen. Queen to wizard. Kinapture ng wizard. Nakipag-exchange na, no? Tumira ng king. Nagpush ng pawn. Tumabi ang king. King lang din. Tumira ng kabayo. Napakain ng kabayo mga kamatsyas. Tumira ng queen. Pumasok sa magic square. Napakapture ulit ang pawn. Ayun. Nangulit ng check. Umilag sa puting square. Chumik ulit. Ilag ulit. Kinapture. Umilag ulit. Check. Ilag. Nasimot ang mga pawns mga kamatsyas. Luminis. Namuti ang board mga kamatsyas. Umangat. Check. Takbo sa kabila. Para walang kulit-kulit, check. Pop, yeah. Chumik. Ilag ulit. Check. Check. Okay. Check, pare, check. Naalala ko si... Check, pare, check. Ayan. Tumira ng tore. Kilala nyo ba yun, mga kamatsyas? Check, pare, check. Nag-rock C6. Kinapture lang. Ayun. Ayun. Okay, hanggang dito na lang. Nakain ang king, mga kamatsyas. Dito po kasi sa Marius Lab, diagram na ginagamit ko ay hindi pwedeng itira ang tore kasi nakatreat ang king. Pero ang ultimate goal kasi dito sa Chess Infinitum ay to capture the king, not only by position ng checkmate. Dapat talaga, ang pinaka-completion, capturing ang king. Sa Chess Infinitum po, kina-capture ang king. Sa chess kasi, bawal eh. Once sa checkmate, huwag mong capturein. Checkmate na yon. Pero dito, kahit naka-checkmate position, hanggat hindi mo pa nakakain ang king, ay, pag na-flag down ka, talo ka pa. Kahit naka-checkmate position pa. Okay, kaya kailangan, bago ka maubusan ng oras, totally ma-capture mo ang king para yun ang pinaka-completion ng pagkapanalo. Hindi position ng checkmate. Ayan, sana natuto kayo mga kamatsyas. Sa mga hindi pa po marunong maglaro ng Chess Infinitum, makikita nyo lang ang video tutorials sa comment section below at ipopost ko na rin sa description para makapanood kayo ng part 1, part 2, and yung with wizard na kung paano ba gamitin ng wizard. Ayan, lahat ng rules nakapaloob po sa ating video tutorials. Panoorin nyo po ang napakagandang interesting game na ito. Basta marunong ka ng basic chess, tapos na usapan, kaya mo nang laruin ito. Idadagdag mo lang yung kaalaman sa magic squares, papaano gamitin. Ayan, very easy mga kamatsyas. Saka na lang po natin ma-analyze ha, kasi yung diagram po na ginagamit ko ay hindi pala po pwedeng ma-insert na ng analysis. Nagba-back to zero ang chess notation. So ulitin ko ulit and medyo mahirap po. Paulit-ulit ako dito. Pakiintay na lang po yung ating official website and yung app
para magamit talaga natin ng mas maayos. Pero ganun pa man, maraming salamat po kay Sir Marius Lab kasi pansamantala lang niyang pinorogram itong diagram na ito para at least makita natin ang movements. Yun nga lang, syempre marami pa rin pong kulang kasi hindi pala pwedeng inserta ng analysis. Nabubura yung lahat ng chest notation. So, free lang naman ito kay Marius Lab. Salamat po sa inyong effort. Wait natin mga kamatsyas ang ating official app, official website, para talagang yun, mas kumpleto talaga yun mga kamatsyas. Mapapasukan natin ng mga variations sa chess notation, mababalik-balik natin. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang bakbakan ng Chess Infinitum.